Sa punto po ito, makakausap naman natin si Attorney Tony Lavinia, ang Council Chair ng Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia, Environmental Law Professor at dating DNR Undersecretary. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Si Connie Season po ito. Hello, Connie. Good morning po. Mm. Sir, ano bang nakikita ninyong effect, no? Yes, sir. Ano hong nakikita ninyong effect sa kalikasan sakali humatuloy itong planong bagong reclamation project sa Manila Bay? Dalawa ang major effects, that's why I opposed it. Una, yung physical threat. Siguradong magpa-flooding, siguradong mati-threaten lahat ng historic sites natin sa Manila at sa coast ng natin dyan sa area na yan. Lahat na nakikita kong pag-aaral from a geographical, from a physical point of view, says na it's very dangerous to do this kind of additional reclamation. Even now, sa tingin ko yung mga reclamation na gawa, it's already endangered us for for a lot of physical threat dahil sa topography ng ating region. Mm-hmm. Pangalawa, you're bringing in thousands of new people, residents, occupants, workers in already a very congested area. Lahat yan sila tatae, lahat yan sila iihi, lahat yan sila mag-generate ng waste. So how can you even imagine cleaning Manila Bay? Mm-hmm. And clean up Manila Bay if you add more of that. Hirap na nga yung mga Manila at Manila water to catch up with the sewerage. Dagdagdagan mo pa ng tens of thousands or hundreds of thousands of people that will load new things. No doubt may economic value yan, but it's very foolish economic value. It will just be, run, at some point, we will all pay the price for that. Grabe na yung flooding sa Navotas, grabe na yung flooding sa Malabon, even sa Manila, mm-hmm. nagpa-flood na, dadagdagan mo pa yung dahilan. Mm-hmm. Pero sinasabi nga nila, kailangan daw ng ganito mga reclamation projects for yung economic development. Pero paano sa tingin niyo, mababalanse pa ba yan, yung economic development sa Manila Bay at yung ating environmental protection? Hindi siya mababalanse sa tingin ko. That's a limitation that you have. Ang dalawang limitation niya, yung physical limitation mo at limitation mo sa tao. Mm-hmm. Diba? Yes, we need development, but we don't need additional development like this in Metro Manila. Dapat dalhin yan sa mga probinsya, dapat dalhin yan sa mga lugar na makaka-accommodate pa ng anong klaseng development. Mm-hmm. It is just foolish. It is not fair to future generations. It is criminal in my view. All right. Pero ano ho ang sa tingin niyo kung halimbawa sinasabi nga nila no inaayos yung drainage system sa buong Manila ngayon even with that hindi pa rin na okay, hindi pa rin siya pwede. Hindi, kasi it will take yung paggawa ng drainage system, current population, current system, it will take 20 to 30 years. Dadagan mo pa ng ganito, di ba? Mm-hmm. And namo-model na yun physically yung ganung klaseng effect, di ba? So it is really not the right thing to do. Mm-hmm. Ano ho ang inyong pinapanukala para, syempre, sa ngayon, ano, alam kong tutol kayo dyan, sa development dyan, pero itong sinasabi nga napaka ganda, no, dahil kahit papaano nagkakaroon na ng efforts, even then naman, ano, ng paglilinis dyan sa Manila Bay, magtuloy-tuloy pa rin ito para sa environmental safety, para sa anumang mga aktibidad. Syempre, ang dami ngayon, swimming. Mm-hmm. Complete contradiction ng ginagawa nila na paglilinis, di ba? Yung paglilinis, alam nyo, very clear lang tayo dapat tayong paglilinis, ginagawa yan year in, year out, successfully. Mm-hmm. Kasi yung linis is just trash, di ba? Right. So yung clean-up na yan, hindi nyo lang kinocover noon ng media, pero actually kinocover din marami. Mag-google ako, I will see the same, yes. Every year, year in, year out. So there was nothing new, and that's okay, wala akong I don't object to that, and I like it, and I support it. So wala akong criticism dyan, except to say lang na hindi complete yung reporting pag sinabi nyo ngayon lang ito ginawa. Ay, hindi naman talaga. Oo. Kaya nga, the last 20 years, talagang ginagawa na yan yung kina. Pero sinasabi nga, hindi yan enough, di ba? Hindi yan sufficient. Kasi kung wala kang sewerage system sa Metro Manila, di ba, kahit ano mang gagawin mo sa waste, hindi siya masosolve, no? But
yung reclamation will just add to that, just add to the threat, add to the load. While you are still fixing under the current situation, it will take 20-30 years bago mo maayos yung sewerage system na ngayon, di ba? Kasi hindi naman perpetually, lalo na yung mga maliit na establishments, you cannot require them to have yung water treatment plants. Yung mga malaking establishments, pwede mong i-require sila, di ba? Like hotels, malls, yung mga ganyan, pwede mong i-require. So, it's very expensive, but at least, meron naman silang profit, so pwede. But smaller establishments, households, hindi mo sila pwedeng i-require ng so kailangan siya ng malaking sistema, di ba? And it's very foolish if you add more to that, di ba? Yung density ng population ng Manila, ng Pasay, ng Metro Manila is so big already, it is foolish, it is stupid, it is criminal to add to it. Alright, attorney, meron na ho ba kayo sa inyong grupo na ginagawa para at least maghain po ng protest against this mga reclamation projects? Ako personally, I don't join mga protests. Hindi naman ako ganun. I'm an academic. Meaning to say kayo po, bilang sa inyong... I'm an academic, so nagsusulat lang ako. I do scientific work. I think ang importante dito na you actually do the right thing, di ba? So, hindi yan naman ang role ko. Iba yung mga nagpro-protesta kasi... That's just, even on paper, wala ho kayong pinadala sa DNR o saan man? Marami akong sinusulat dyan o noon pa. Even long before this, kasi matagal na ako nagtatrabaho sa Manila Bay issues. So, actually, marami nang ginagawa dyan na tama, di ba, na long-term, I think ang challenge palagi is how to implement it properly, how to be consistent. With it, di ba, yung government has actually, pinupuri ko yung gobyerno ngayon at noon in trying to fix this problem, di ba? Pero alam nyo, ang number one always, sa 30 years ko na experience dito sa issue ng environment, di ba? The first rule for government is always do no harm. Do no additional harm, di ba? Kasi if you do additional harm, mas lalo mong lalalain yung problema at hindi mo siya masasolve. And economic, short-term economic gain doesn't give you that solution. Alright. Maraming pong salamat, attorney, sa inyo pong binigay ng oras sa Balitang Hali. Thank you po. Yan po naman si attorney Tony Lavinia.